Guys, hindi na makita ang paligid. Ayan o, puro ulap na. Sa barangay hall kung saan nagpapa-registered. So, ang pamasahe mula sa Baguio Plaza hanggang dito sa barangay Ampukaw ay 31 pesos sa jeep. Tapos yung pagdating dito, yung registration ay 100. Plus, magbabayad tayo ng 600 para sa guide. So, makakasama natin siya mamaya po maghapon. Good morning, sir. Po ang guide ngayon hanggang hapon. Okay po. Tayo makababa kasi. Po kayo sa Mount Olap. Ang Mount Olap po natin ay tatlong peak. Ang kalayuan niya ay patungo sa bundok ng kanan at dala natin. Ibaba natin. At tawag po natin ang Yusin. Malakas na Yusin. May tayo makikita mo. Baka dyan. Kasi noon pa rin yung kasi Pasko na kaya minsan makatayin ang mga baka sa drill yan, makikita na at sa second week may bawal dito mag-ihak ng pa sa gulo ng pato. Delikado at saka meron may tubig. May? Tinapay lang. May magbibili ang pagkatayo. Kasi malayo po tayo sa forest. Tayo sa Alaska. So bago tayo umakyat, daan muna tayo sa tindahan para meron tayong mabili pagkain kung saan may mabibili. Oo, ilang, ilang. Thank you very much. So ito po, si Jacob ang aking magiging guide. So ito nga, ito yung kauna-unahan po akyat ng solo for the first time. Sinasabi ko lagi na huwag aakit ng solo, pero ito sa pagkakataong ito, at least ito naman ay hindi naman talaga yung mountain na wild mountain. So ito'y pang turista talaga. Kaya mag-isa lang po tayo, sinamantala natin yung pagkakataon. So mga kabesa, paalam muna. Itong baba pala na to ay Cannon Road. Tapos yung dagat doon ay Lingayin. So ganyang kataas yung ating location ngayon. Marcos Highway na yung likod ng bundok na yan, nakikita natin. So ito po kami ni Sir Jacob, siya yung guide natin. Ito yung gilid, ito yung ating dinadaanan, yung gilid niya bangin. So andun yung excitement dito sa Mount Ulap. Ayan, tipid-tipid muna sa battery, shutdown muna. Ulap na yan, yung pan, parang umpisa kang pag-akit. Oo. Tawak, sir. Mga kabesa, itong nakikita natin bundok, yung mataas, ayun yung pulag. Natatanong natin, isa yung pulag. Tapos, itong kabila, isa na yung mataas na to, yan yung Mount Ugu. Ang pagitan daw niyan, sabi ng ating guide na si Jacob ay Ang Buklaw daw. Halos magkapantay na lang rin ng Mount Ulap, ng pulag. Sa susunod mga kabesa, targetin natin yung pulag. With God's willing.
Mas maganda doon sa taas pag videoan. Karating lang natin dito sa campsite 1. Ito yung unang-unang spot. So dalawa pa yung ating pupuntahan. Ang ganda ng paligid. Sarap sumigaw. Ayan yung campsite 1. Peace. Doon naman yung signage ng Ambanaw Paway for Speak. Ayun. Puntahan din natin yan. Yung papunta doon, yun yung second peak. Ayun, yun doon. Oh, yan. Second peak, third peak. Ayun, may mga makita na una sa atin. Magpapalipas ang gabi dito. May mga baka doon sa kabila. Paligid. Mga kulag, ubo. Ayan. The highest point. Dugon, bigit. Shout out sa kay Nelson Tuatog, kay Apo Jukay, yung mga makakasama natin, si Pati, makakasama natin sa December 14 dito. Akitin natin. Natatawa ako nung una nung nakita ko yung guide. Sabi ko hindi nagpapanglayo yung aming tiyan. Walang yan nung umakyat. Lawit na dila ko siya, hindi hiningan. Yun yung pagkakamali natin. Underestimate natin na itaga rito pala ito. Ito pala pinanganak ito. Talo ang mangyan sa Igorot. Ganda. Ganda. Sa maraming pine tree. Kala ko kanina may ulan, yung pala tunog lang ng pine tree. Yung iba daw na nag-guide niya, akala falls. Tumutunog pala yung pagmahangin. Besa, ito na yung ulap. Kanina wala pa. Ayan ang ngayon, oh. Babo tayo ng ulap. Ayan yung paligid. Si Doggy. Guys, hindi na makita ang paligid. Ayan, oh, puro ulap na. Thank you.
So bago tayo umakyat mga kabesa, nag-research tayo sa Google ng itinerary ng papuntang Mount Ulap. At ang nakita natin doon ay medyo mura ang magagastos. Kaya tinuloy na natin nung nakarating ako ng Baguio, ay tinuloy ko na yung papuntang Mount Ulap. Kasi more or less 500 pesos na lang ang idadagdag. Ayon dun sa itinerary na nakita natin sa Google. Pero mga kabesa, ito po yung latest update. Hindi po updated yung nandun sa Google. Siguro matagal na silang umakyat. So as of October 30, 2019, so ito po yung latest update ng magagastos. Mula po sa station ng Victory sa Baguio City, papuntang Baguio Plaza ay 60 pesos sa taxi. Ang street po ng sakayan ay Lakandula Street sa Baguio Plaza. So pagdating po natin doon sa Lakandula Street, ang first trip po ay 6:30 ng umaga kapag weekends, kasi kukonti daw po ang pumupunta ron kapag weekends. Kapag weekdays daw po, alas 5, may mga umaalis na, depende po sa pasahero nila. Pero kapag weekends, yun nga, 6:30 po ang alis ng jeep. So sa jeep, mula Lakandula Street ng Baguio Plaza papuntang Itugon sa Ampukaw ay magbabayad tayo ng 31 pesos. So 60 plus 31, ayun. Tapos sa pagdating po natin, bababa tayo ng Barangay Hall ng Ampukaw, magpaparegistered po tayo doon 100 pesos. May pantatak sila doon kung tayo nakarehistro na. At magbabayad tayo ng 600 pesos sa guide. Doon po sa itinerary kasi 400 lang yung nakabudget doon. Pero ngayon, dito na po, ito yung pinakahuli o latest update ng Mount Ulap. Tayo po ay magbabayad sa guide ng 600. Pagtapos po nating magbayad sa gate ng 600, ang bababaan po natin ay Purok Santa Fe o Sitio Santa Fe. At doon po ay liblib na po yung walang bumabiyahe doon, walang nagpapakommute. So umaarkila po talaga ng FX patungo ulit sa Ampukaw. At yun po ay magbabayad tayo doon ng 300. So more or less po, nasa 1,000 pesos mula Victory Station hanggang dito sa Purok Ampukaw o Barangay Ampukaw. At iyon na nga po mga kabesa ang ating naging travel dito sa Mount Ulap. So maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin dito sa ating paglalakbay. So siguro po para na rin kayong nakarating sa ating mga naipakitang datos dito sa Mount Ulap. Maraming salamat po. Sana'y lagi niyo po akong samahan. Ako po si Kabesang Amay na nag-aanyayang sumubaybay. Subscribe po at click the bell button. God bless.